Itong board na to, mga kamasta, kailangan yung alamin kung yung katangian nila ay nararapat ba dun sa may mga designs na gagamitin ninyo o kaya gagawin ninyo. So, yung design kasi, mga kamasta, importante na alam nyo rin kung ano yung mga board na kailangan ninyong gamitin. Flexboard natin, mas mura siya compare dito sa may ating Hardiplex, mga kamasta. Ini-endorse ko to para magamit nyo rin at masubukan nyo, mga kamasta. Hindi nila ako binabayaran para i-endorse ko sila. Pero yun nga lang, ang kagandahan kasi neto, mga kamasta, mas maging matibay yung kisame na ginagawa ninyo at hindi kayo manghihinayang sa pagtatrabaho. Yan, magandang araw sa inyo lahat, mga kamasta. So welcome back sa ating panibagong vlog. So pag mag-vlog tayo ng ganito, mga kamasta, which is tutorial, mga kamasta. Yung sa content kasi natin, na daily vlog natin, meron din tayong part na mag-tutorial kasi yun naman po yung talagang content ng YouTube channel natin na to. So, marami salamat din sa suporta ninyo dahil nasusuportan nyo ako sa aking daily vlog. So marami salamat po sa inyo lahat, mga kamasta. So ngayon magkakaroon tayo ng idea at tip, mga kamasta, kung ano nga ba yung pamamaraan natin sa pagpili ng board na ating gagamitin sa ating pagkikisame. Itong board na to, mga kamasta, ating alamin o kung ano nga ba yung katangian nila, mga kamasta, na dapat mong malaman. Pabahagi natin at the same time magbibigay din tayo ng idea para dun sa ating pagkikisame, mga sukat na kailangan mong malaman mula dun sa pagli-layout mo hanggang dun sa pag-pre-framing natin hanggang sa paglalatag natin ng board, mga kamasta. So tara! Nandito tayo sa project natin dito sa Jadi, mga kamasta. Ngayon, baba muna tayo bago tayo umakyat sa ginagawa natin para ipakita natin yung mga ginagamit natin o kaya naman yung kung saan natin ginagamit yung mga board na to para malaman ninyo, mga kamasta, no? So dito, may board tayo dito, mga kamasta. So yung board na ginagamit natin dito ay cement board, mga kamasta, o kaya FISEM board na tinatawag. FISEM board o kaya naman cement board na ginagamit natin o kaya gagamitin natin, mga kamasta, meron tayong dalawang uri na dapat nyong malaman o kaya naman may katangian sila na naiiba sa bawat isa. So ibig sabihin, itong board na meron tayo ngayon dito ay magkaiba po sila. O ibig sabihin, magkaiba sila ng katangian. Pero iisang klase lang po yan. So ngayon, mga kamasta, ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo o kaya ipakita sa inyo kung ano yung katangian nila para alam nyo din kung saan nyo to pwedeng gamitin at para hindi masayang yung oras nyo na pang bibili o kaya naman magpe-purchase sa mga materyales, lalo na kung kagaya po neto na napakalayo mula dun sa bayan na kung saan nanggaling itong board na to. At the same time, mare-reduce din yung gastos mo kasi itong dalawang uri ng board na to, mga kamasta, malaking bagay na may kaalaman ka para nagdadalawang isip kung maganda ba siya o hindi, kung saan nga ba siya pwedeng gamitin o kaya naman kung saan siya pwedeng yung kumbaga kung saan siya nararapat. So dapat 'yon malaman mo, mga kamasta. So kung makikita nyo, dito pala makikita nyo na magkaiba yung board na nandito ngayon. So ibig sabihin, itong nasa bandang kanan o nandito sa bandang loob, pero may naihalo, mga kamasta, no? Yan yung green na yan, palatandaan na magkaiba sila ng uri, mga kamasta, o kaya yung brand niya. Pero isa lang to, no, cement board. So dito palang, mga kamasta, meron tayong pinurchase dito na isang uri niya ay Flexboard, mga kamasta. At tapos dito naman sa isa, which is yung may kulay green na to, ay ayan, Hardiplex next gen, mga kamasta, na 4.5mm. So parehas lang ng kapal na ito. Parehas na 4.5mm na kung saan mas kilala bilang 1/4. Pero yun nga lang, ang Flexboard, kung sa dimension niya, mga kamasta, parehas sila ng 4x8 na feet, mga kamasta. Pero yung thickness, mas makapal po siya ng mga ilang mm. O kaya halos sabihin mo na point something lang. 0.5mm o kaya naman 0.4mm compare dito sa Hardiplex na brand niya. So dapat alam nyo rin yan, mga kamasta, no? Itong dalawang board na to, kailangan nyong malaman. Itong Flexboard natin, mas mura siya compare dito sa may ating Hardiplex, mga kamasta. Ito nasa 478, dati nasa 500 plus siya. So mas mura na siya ngayon sa aming lugar, mga kamasta, dito sa Nueva Vizcaya. O kaya naman kung kailan i-upload tong video na to
ayun po yung presyo niya. So ganun din yung Hardiplex na to, nasa 620 plus, nasa 621 ata yung presyo niya. So hindi ko sigurado mga kamusta, no? Pero nandun sa 620 yung presyo ng isang piraso nito as the day recorded itong video na to. So mas malayo siya, mas mura siya na malayo compare dito sa may Hardiplex natin. Pero bakit nga ba hindi na lang flexboard lahat nung binili natin, mas mura pala siya? So yun ang katanungan ngayon. At yun din ang sasagutin natin kung bakit mga kamasta. So dito, itong board na to mga kamasta, kailangan na kailangan nyong alamin kung yung katangian nila ay nararapat ba dun sa may mga designs na gagamitin ninyo o kaya gagawin ninyo. So yung design kasi mga kamasta, importante na alam nyo rin kung ano yung mga board na kailangan ninyong gamitin. Kasi itong flex board na to mga kamasta, itong flex board na nakikita nyo ngayon, which is mas mura siya, mas ito iba yung katangian nito eh. Matigas siya, makunat, na kung saan talagang matibay. So I preferred na ang flex board mga kamasta, o kaya ginagamit ko kalimitan ng flex board pagdating sa mga plain ceiling, high ceiling, na kung saan pwede rin siya sa mga cove ceiling. Pero hindi siya advisable na gamitin mo siya sa ibang designs, which is sa mga round, bended, circles, o kaya naman yung mga basta na gagalaw siya mga kamasta, no? So hindi siya advisable. Kaya nga po ako kumuha ng Hardiplex na brand niya. Kasi ang Hardiplex, napakainam nito sa paraan na pagkailangan mo ng designs o pag-design ng mga bilog o yung mga drop ceiling na mga bended. So ito yung pinaka the best mga kamusta. Kasi nga, ang kaibahan ng dalawang ito, pag ito binabad mo sa tubig, walang reaction. Hindi siya lalambot. Pag itong Hardiplex na to, pag binabad mo ng tubig, sumasabay yan sa bend mga kamusta o kaya sa galaw niya. So, ito yung dahilan ko kung bakit pinurchase ko yung dalawang yan, o kaya sinabi ko sa ating kliyente na dapat ito yung bilhin natin para hindi sayang mga kamasta. Kasi pag oras na flexboard lang ang kinuha natin, kasi itong building na ginagawa natin ngayon ay may mga designs na round, may mga drop ceilings, o kaya may mga bended tayong part. So dapat yan, alam mo rin kung ilang bilang yan para hindi pa ulit-ulit yung pag-purchase natin. Kasi ang kagandahan naman ni flexboard mga kamasta, mainam siya sa lahat ng bagay, lalo-lalo na kapag ka mga plain part siya. So yan ang kagandahan ni flexboard. At the same time, makakamura ka pa. Pero kung gusto mo naman, o kaya yung mga designs mo eh medyo may kahirapan sa pagdating ng mga bended, curves, ganyan, o kaya bilog mga kamasta, ay recommended na dapat Hardiplex ang gamitin mo. Yun. So punta tayo sa taas, at ngayon ipapakita din natin yung mga designs na gagamitin natin para magkaroon din kayo ng idea kaya ako kinuha tong board na to. Kaya tayo sa taas mga kamasta para alamin natin at tingnan natin yung designs na meron tayo sa taas. So nandito na rin yung mga metal frames natin. So yung J-Max mga kamasta, no, yung metal frames natin dito, o kaya metal paring pala natin. So 0.4 lang yan, pero kung compare mo din sa may 0.5 na ordinary na brand, mas makapal yan na malayo mga kamasta. Pero depende pa rin kung ano yung brand, syempre mga kamasta, no. Sa 0.4 kasi syempre bihira lang gumagamit yung ibang mga designers natin, o kaya naman mga engineers natin. So I recommended pa rin na 0.5 pa rin yung gagamitin. Pero dito, dahil nga maganda naman yung uri ni J-Max, na halos sumasabay dun sa may kapal na meron tayo dun sa mga bilihan, so ito na yung kinuha namin. So J-Max na 0.4 mga kamasta, na kung saan na yung haba nito, yung metal paring natin yan, na double 4 mga kamasta, no? 5 meters mga kamasta. So yung carrying channel naman natin, ito kinuha na namin sa build house mga kamasta. So 0.8 mga kamasta ang meron tayo. Tapos haba naman nito, 5 meters pareha. So halos lahat to GI to lahat mga kamasta, no? Then yung wall angle naman natin, hindi ko alam kung saan nila nilagay, ayun, yung wall angle natin. Ito siya. So 0.5 yung kapal. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Diba? Hindi siya namamaluktot. Okay? Yan ang kagandahan niya. So, mas maganda pag wall angle, dapat yan 0.5 mm mga kamasta. So, akyat tayo sa taas para makita natin. Dito na kami nagkakat mga kamasta, no? Si Alvin. Diba? Smiling face. Sino? Okay. So, si Dags nag-electrical na rin.
So, yun ang ginagawa natin. So, may mga inakyat na rin kami materials dito. Metal frames para hindi kami lipat-lipat sa taso. Kaya, yung kumbaga, mag-aakyat ka pa mula sa baba. Kaya, ang ginagawa naman namin sa mga scaffoldings, mga kamasta, yan, inaalambre namin yan. Tapos, nilalagyan ng sapin sa baba para hindi magasgas yung tiles natin. Kasi, ito, naka-tiles na talaga eh. Yan si Adrian. So, yung tiles natin dito, 80 by 80. Pero, hindi tayo yung gumawa na ito, mga kamasta, no? Bali, sa ceiling lang tayo dito, sa painting works, tapos sa electrical. So, dito na yan, naglalatag na si Bayaw Noel. Yan. So, yung gamit natin dyan na brand, Bayaw, yung board, flex board, no? Tinignan niya eh. Ayan. So, flex board yan, mga kamasta. Okay. Okay tayo para makita ninyo. Yan. Tatak. Flex board. Yan. So, ito yung brand niya. So, kung titingnan ninyo ang flexboard, mga kamasta, kagaya na nabanggit ko kanina, kapag sa plain area, napakainam po na ito. Tingnan nyo. Wala kang makikita ang bukol niyan. Yung edge pa lang niyan, o kaya dulo-dulo niyan, point to point, mga kamasta, bawat sukat na 4 feet, tapos 8 feet niyan, wala kang makikita ang lundo niyan, o kaya naman lubog-lubog. So, yan ang pinakamainam sa flexboard. So, hindi ko ino-endorse ito, dahil sponsor tayo, pero hindi, mga kamasta. Ini-endorse ko to para magamit nyo rin at masubukan nyo, mga kamasta. Hindi ko siya, hindi nila ako binabayaran para i-endorse ko sila. Pero yun nga lang, ang kagandahan kasi neto, mga kamasta, mas maging matibay yung kisame na ginagawa ninyo at hindi kayo manghihinayang sa pagtatrabaho. Yan. So, ito yung ginamit namin sa high ceiling natin, mga kamasta, no? Ngayon, dun sa may mga cove na ito, ganun din, flexboard din yung gagamitin natin. Dito ko sa mga cove natin na to. Yan. So, yung sa may round naman mamaya, papakita natin yung design. Kung ano yung, kung bakit yung hardyplex naman yung gagamitin natin. So, tingnan natin yung design, mga kamasta, no? So, nakapaglatag na kami dito, dalawa, dun sa isang room pa doon. Pero yung design ngayon, pakita ko sa inyo para magka-idea kayo. So, ito, high ceiling na din. Lahat po yan, high ceiling, lahat ng part na itong bahay na to, flexboard yung gagamitin natin. Yung lead man natin, na si Michael. So, nasa kanya yung plano natin. Okay. Basto ni Michael. So, dito, may plano tayo dito, mga kamasta. Ito yung main plan natin, which is may mga sukat yan. Ito yung bawat rooms na gagawin natin. Bali, meron tayong mga designs na bended o kaya round, mga kamasta. So, ito sa dining to. Makikita nyo, dining circle cove with center circle. So, ibig sabihin, dito natin kakailanganin yung ating hardyplex na board, mga kamasta. No? So, yun yung gagamitin natin dito. Maliban dito sa ilalim niya, pwede nyo gamitin yung flexboard. Pero yung mga round part na yan, dapat yung hardyplex yung gamitin niyo dyan. So, marami dito. Marami mga bend type. Kagaya na ito, yung pag-design pa lang ng bulaklak. So, ito, ginawa na natin to sa Madela, mga kamasta. So, medyo mahirap, pero masaya siya pag natapos mong gawin. Kasi, syempre, yung accomplishment, iba lang din pagka nakita mo na yung ganda, kagaya niya, no? Diba? So, ito, meron pa. Ayan, may mga inserted na circle tayo dyan. So, ito, drain up na lang natin na parang talagang pangmadalian lang. So, itong plan natin na to, mga kamasta, syempre nakabase tayo dyan sa plan na yan, dun sa may mga board na gagamitin natin. So, hindi basta-basta ang pagpili ng board, mga kamasta. Kailangan alam mo rin kung saan mo siya gagamitin. Para hindi sayang yung oras mo, sabi ko nga, at saka yung, kumbaga, yung gastos na ibubuhos mo dyan. Kasi nga, hindi ka naman pwedeng mag-purchase ng materials na parang hihingin mo lang. So, hindi na yung purchase, hingi na. Yung hingi at saka purchase, mga kamasta. So, dito, mga kamasta, siguro, sana nakapagbigay idea ako sa part na yun. So, itong mga tutorial natin, mga kamasta, kahit na siguro limitado lamang, so, nagkakaroon din tayo ng daily vlog. Sana supportan nyo rin yung daily vlog natin na araw-araw. So, inserted na lang o kaya singit-singit na lang itong mga tutorial natin na kung saan hindi ito mawawala. Kaya asahan nyo
sa lahat ng mga projects na din magkakaroon tayo ng tutorial. So yun yung pinag-aralan kong part kasi kailangan, gusto kong i-share kung ano man po yung mga ginagawa namin araw-araw kung saan na magde-daily vlog kami. Pero ibahin na din yung sa may tutorial kasi gusto ko yung sa tutorial natin talagang naka-focus lang tayo sa tutorial para yung mga gustong matuto, i-share natin itong mga video na to na kahit na mag-comment lang dun sa isang video natin, kaka-copy link natin, then send natin sa kanila. Kahit na maliit lang na bagay yun mga kamasta, alam ko na malaking bagay kung pagdating na sa mga nag-aaral pa lang. Dun sa sukat naman tayo mga kamasta, so hindi tayo gaano makakapag-focus sa sukat nito kasi yun pa lang yun na frame natin. Pero gagawan natin ng panibagong vlog yan. Yung sukat natin, standard height natin, ito mas ahead tayo dun sa may standard. Kasi ang gusto ng client, mas mataas. Kaya kung i-compare mo, yung taas ng bintana na yon nasa 1 meter mahigit na, nasa 120 ata. Mula dun sa may middle of the beam. So yung middle of the beam na yan, yun yung kinuha natin para makuha yung height na itong high ceiling natin. So ito, nasa 320 centimeter mula dun sa may middle of the beam. Yung top of the beam na ito mga kamasta nasa 340 up to 350 centimeter mula dun sa may finish na flooring natin. So mas naging mataas kami dun sa may standard. Pero itong ilalim ng beam na to, yun na yung sukat na ito, nasa 3 meters na. Nasa 3 meters na to mga kamasta. So kung makikita ninyo, yung cove natin 20 centimeter. So yun yung sinukat natin dyan. Kaya malaking bagay din kung gusto niyo na mas mataas. Medyo hirap nga lang kami, pero parte yan ng trabaho. Kasi syempre yung scaffolding natin, yun yung naka-base niya, yung kung saan yung ceiling niya, high pinaka-high ceiling niya. So tingnan natin dito yung ginawa namin na isa. May cove na to. Cove frame na tinatawag. So naka-standard tayo dito, 16-16 o kaya 40 cm by 40 cm bawat pagitan niyan. So, yung high ceiling din natin dyan, flexboard din. Tapos, yung design nyo nyan, ito siya. Yan. So, maliit lang yung design nyan, pero kung makikita nyo yan, pagka napinturahan, sasabi mo maganda. Design time, yung gamit pala natin dito, as our client requested, mga kamasta, yung ating ginamit dun sa may wall ay metal paring po yan. So, gumamit tayo ng metal paring dyan para dun sa may kapalit nung wall angle sana. Pero yung wall angle meron tayo, yun nga lang, gusto ni client gamitan natin ng metal paring para daw mas buo. Kaya yung sinend natin ng quotation sa kanya, bali mas marami yung metal paring. Yun yung pinagbasehan natin kung ano yung gusto ni client, no? Ayan, so nagpre-prepare na rin kami dito sa kabila. Ayan, almost preparing na pala. Tapos layout na. Layout na sila dito. Para yung tatlong araw na yan, may matapos tayo ng tatlong room. So, o kaya nasimulan tayo ng tatlong rooms. Okay? O abangan nyo yung mga iba pa nating tips, tutorials, mga kamasta. Pero yung daily vlog natin, sana supportahan nyo rin. Dito na lang yung video natin. Ayan yung tropa. Mapapanood nyo yung mga ginagawa namin pagka sa daily vlog na. Ayan, mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat pala sa ating kliyente, kay Sir Ruel, tsaka sa mga client natin sa ibang projects. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat mga kamasta. Yung mga shoutouts natin, ilalagay natin sa daily vlog. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!